Alright mga kaligot, may panibagong vlog tayo ngayon patungkol kung saan sa ating motor, kung paano po tayo magpalit ng ating clutch lining. Ito po ay EC125, kung inyo pong makikita, ayan po siya mga kaligot. Bali, may binili po tayo na clutch lining ng pang EC na original ng clutch lining, ayan po mga kaligot. Bali, kaparehas lang po niyan ay pambarako, binili po natin to na original ng clutch lining ng pambarako. Ayan mga kalikot, so ikakabit natin yan dyan. Ayan, ikapakita natin kung paano natin step by step na gawin yung ating motor sa pagitan ng pagpalit ating clutch lining patungkol sa ating mga motor. Ayan mga kalikot. Pero siyempre mga kalikot, bago man tayo magpatuloy sa ating video, gusto ko muna may ipapa-shoutout tayo patungkol po sa ating mga viewers at sa ating subscriber. Gusto ko po i-shoutout dyan si Noel Laurel at saka si sino ba to? Si Alberto Kapunan Bardilas, ayan mga kalikot. At siyempre sa ating kapitbahay na walang sawang nagsusuporta at nag-share ng ating video, ayan si Jing Gumbal at si Nono Oliveros na nag-share ng ating video. At siyempre siyempre, pinapasalamatan ng Diyos at pinabigyan tayo ng panibagong vlog para po sa ating channel at sa walang sawang nagsusuporta po sa atin. At siyempre, huwag nyo pong kalimutan, kung bago po kayo sa aking channel, pwede nyo po akong bisitahin dyan sa aking channel at isubscribe mo dyan sa baba. At siyempre, huwag nyo na rin kalimutan na pindutin yung aking batingting dyan para lagi kayong updated sa aking mga panibagong video. So mga kalikot, balik tayo kung saan sa ating paksa sa pagpapalit ng ating clutch lining. Ayan, bali, sige, unang first step po natin mga kalikot ay daba po natin yung ating langis. Ayan, siyempre mga kalikot, tatanggalin po natin yung langis para hindi po sa maging sagabal sa ating pagpalit ng clutch lining. So gagamit lang po tayo ng 12mm na ating tools. Ayan, at siyempre mga kalikot, gumamit kayo ng magandang klaseng tools para yung ating drain plug ay hindi po mabibilog. Ayan, so papalta po natin ang clutch lining yan, papakita po natin kung paano natin gagawin yung ating pagpalit ng ating clutch lining patungkol po sa ating motor na tulad nitong pang EC125. Ayan, ayan po, ilalagay lang po natin yan. Makatapos yan. Okay, magamit tayong adapter, medyo alanganin yung, ayan, ayan. So makakita nyo po, kinamay na po natin kasi maluwag na po siya. Ayan, ayan. Swabe, masyadong maitim yung kanyang clutch, yung kanyang langis. Ayan, makikita nyo po, bagay na pong tumutulo. Ayan, yung kanyang langis. Ayan, makikita nyo po,
Bali kakaunti na siya, hindi na po siya umabot siguro to sa mga 300 mm. So, sa katagalan po na hindi po siya na-change oil. Ayan, bali babaklasin natin. Next natin itong kanyang click starter. Ayan, para po sa mga nagtatanong kung saan po tayo nakakabili nito tulad nito ng power tools, so ilalagay ko po dyan yung links sa baba at pwede nyo po ako message personal para po kayo makabili sa mga legit po natin na mga sealer na kung saan kayo makakabili tulad nitong power tools. So napakadali at napakabilis trumabaho kapag tulad nito power tools na po yung ating ginagamit, hindi na po siya mano-mano. Okay, so dyan, sabali natanggalan po natin. Siyempre, bagay lang may kunting pwersa po tayo hugutin to. Ayan, makakita nyo po. Ayan, sabay nyo lang ng kunting lakas ng ating braso. Ayan, ayan. Ang issue po nito mga kalikot ay di man eh, na pagka lalo higit sa ahunin or sa patag, parang sistema ang galit na yung makina eh, bagya pa rin mahina ang takbo ng inyong motor. Ayan, so nakita nyo po, bukas na po yung ating engine. Ayan, makakita nyo. So bali may itim dahil sa hindi nalagaan ng pag-change oil. Ayan. Okay, nakita nyo po yan. Bukas na po natin. Napakadali lang po yan sa itong tutorial natin. Ngayon, gagamit po tayo ng Gista Tools. Ayan, there naman, babala natin yung ating power tools. Ayan. Okay, ayan lang po yan. Diba, ang bilis lang. Ayan. Siyempre, natanggal na mga kalikot. So, pagkatanggal natin yan, check lang natin yung kanyang clutch hub at saka clutch wheel. Bali okay naman, makikita nyo walang tama. Ayan, kaya nyo makikita, bali wala siya, clear. Ano ba? Clear. Wala siyang hukay. So bali clutch lining talagang dapat natin papalitan. Ayan, clutch lining, ito po siya. Next, ito po yung pressure plate nya. So okay naman yung pressure plate nya. Ayan, makikita nyo. Okay, compressive lang yan, lining, pressure plate. Okay, next, clutch lining ulit at saka pressure plate ulit. Ayan, tapos pinakalas, clutch lining. 4 pieces na clutch lining po yung ating papalitan mga kalikot. Ngayon, maroon tayo yung original na clutch lining ng pambarako. Ayan, balik pambarako lang po yung kaparese nya. 5 pieces po ito, bali hindi po natin magagamit yung isa. Ayan, ayan mga kalikot. Ayan, nakita nyo po, maitim na siya. Ayan, maitim. Magkampara po natin sa bago. Ayan. Next, lagay lang natin yung isang lining. Ayan, lagay lang natin yan. Ayan, pagkatapos lagay natin isang pressure plate. Ayan. Next ulit, clutch lining. Next, pressure plate ulit. Yan. Sunod, lining ulit. Yan, ganyan lang. Next ulit, pressure plate. Yan. Yan. Tapos next, pressure plate ulit. Okay. Ito na yung nabanggit, apat lang po yung clutch lining nya. Tapos, wala na po itong isa. Next, lagay natin yung kanyang clutch wheel. Yan, makakita nyo. Yan,
Kapasok lang po natin yan. Napakadali lang po. Yan, di ba? Yun, okay na. Ibalik na natin yung kanyang clutch spring. Yan. Yan. Diba? Apat po yan. Okay, power touch ulit mga kalusot. Ayan. Ayan, diba? Ang galing. Ayan. Ngayon, i-check po natin yung kanyang clutch kung mabababa o mataas. So bali, dito tayo magbabase, mag-a-adjust. Pwede rin dito at pwede rin dito. Ngayon, i-check natin yung clutch niya kung masyadong mataas. Ayan, makakita nyo. Masyadong mataas yung kanyang play ng kanyang clutch. Makakita nyo. Halos dulo ng top finger ko. Ayan. So bali, adjust lang po natin yan. Gagamit po tayo ng G's na back rings. Ayan. Okay. Kunting pokpok mga kunting pokpok lang. Ayan. Lumaga siya, diba? Next, ipihitin lang po natin yan. Ngayon, tatansyahin natin yan doon sa clutch na grip. Tapos dito kung gaano kababa. Hit-hit lang yan. Lang, okay lang. Diba? Ganun lang kabilis mga kalikot. Napa-easy at saka ipsy. Ganyan lang po kadali ang magpalit ng clutch lining at mag-adjust ng ating clutch stop pagdating po dito sa ating engine. Ngayon, babalik na po natin yung kanyang crankcase. Siyempre, punas-pasan lang natin ng konti para matanggal yung dumi. Ayan, makita nyo, ibabalik natin. Gawin lang kadali mga kalikot. Ayan, diba? Ngayon, makita nyo yung kanyang tornilyo. Ayan, yung pinakamahabang tornilyo, dito lang po banda parte yan. Ayan, makita nyo sa parting filter. Ayan. Next nyan, halos lahat yan, pari-parehas lang yan ang haba. Ayan, makakita nyo. Ayan, lalagyan natin yan. Okay, isa-isa natin lahat yan. Yun lang. Ganyan lang kadali. Yeah. Alos wala pa siyang 10 minutes. Tapos na yung pag-tight ng clutch lining. Siyempre, babalik na natin yung kanyang quick starter. Okay mga kalikot, finish na tayo sa ating ginawa. At kung gusto nyo po mga kalikot magpagawa sa akin in personal, pwede nyo po akong sadyahin dito po sa Quezon City in UP Diliman sa kahabaan ng CP Garcia para po kayo magpagawa sa akin personal. At pwede nyo po ako i-message dyan sa Facebook page para po kayo makapag-schedule kung saan magpagawa sa akin personal. Ayan, bali magsa-shoutout po tayo. Shoutout po sa ating mga kapwa. Ayan, mga kasamahan natin dyan. Ayan, lalo si Junjun. Ayan, makakita nyo po. Ayan. So, balit, tapos na po yung ating ginamang motor. Ayan. At thank you po sa thank you po kay Lord at nagawa po natin ng maayos at napa-basic natin gawin to. Siyempre, hindi po natin magawa to kung hindi po natin